Nirelease na po officially ni Microsoft ang Windows 11. Para ma-check ninyo kung legible ang inyong computer sa update, punta kayo dito sa update. Kung hindi pa lumalabas ito sa inyo, update nyo muna lahat ng mga pending updates. After ng mga updates at eligible ang inyong computer, lalabas na po itong prompt, "This PC can run on Windows 11. Then mag-antay kung kailan available ang upgrade. Sa mga excited at ayaw mag-antay, ito ang ituturo ko sa inyo. I-type nyo lang itong web address na makikita nyo sa taas. Then i-download natin itong Windows 11 disk ISO image. Piliin natin. Mamimili tayo ng language. So, English kasi yun ang naka-install sa ating computer. Kung gusto nyo i-verify, i-right-click nyo lang ang system clock icon. Tapos pupunta kayo rito sa adjust time and date. At dito sa language or region, makikita ninyo yung system language na ginagamit ng computer natin. Pagkatapos, i-click lang natin ang confirm. At dito sa baba, select lang natin yung 64-bit. Then, mag-uumpisa na po siyang mag-download. Medyo malaki ang file na ito, so antayin lang natin na matapos. Few moments later. I-open lang natin ang ating downloaded ISO file. So, magma-mount po siya as DVD. Click lang po natin ang setup icon. At mag-uumpisa na ang installation ng ating Windows 11. By the way, nakakonect sa external monitor ang ating laptop. So, bubuksan natin yung kanyang sariling monitor kasi baka during installation ay ma-disconnect ang ating external monitor at hindi natin makita ang ating installation status. Thank you.
tapos na tayo mag-setup. Ito ang look ng Windows 11. Nagbago na yung mga icons, no? At ang pinaka-noticeable dito na nagbago, yung start menu natin ay nasa gitna na. Ito ang ating system properties. Nandito yung mga details. Kung makikita nyo, nakalagay po Windows 11 na, no? So, sa ngayon, wala pa akong gaanong maisi-share sa inyo regarding sa mga features ni Windows 11. Kasi bago pa lang siya, susubukan ko muna siyang gamitin. At kung mayroon man ay ikinagagalak ko pong ibabahagi uli sa inyo yon. Ang susunod na target natin ay malaman ang alternative way para ma-installan natin ang mga computer na may ganitong problema. Kaya sabay-bayan nyo ako, baka sakali ay maibahagi ko uli sa inyo. Salamat sa panonood at pakisubscribe na lang po sa akin channel. Salamat!